Gusto mo akong maging ama ng anak mo? Oo, sana. Ipapakilala kita bilang papa niya. Nagaling sa Amerika at bumabalik ngayon dahil hinahanap mo siya. Pangit ka ba? Bakit ako? Bakit hindi? Ano ba bang kinakatakot mo? Kasal ka sa iba, pamilyado ka, and it's not as if pipikutin kita or eventually pipilitin kong akuin mo yung anak ko. Alokohin mo ang bata. Hindi rin naman madali para sa akin to eh. Pero ina ko. At magulang ka rin. Sana naiintindihan mo na ginagawa ko lang to para sa anak ko. Kung sakaling papayag ka, malaki yung matutulong mo kay Audrey. Mas magiging masaya siya. Mas emotionally stable. Mawawala yung mga insecurities niya. Wala ka naman dapat ipag-alala. Para hindi ka mailang, pwede kang magtrabaho sa farm. Pwede kang gumawa ng taka para sa flower pots, vases, and jars. Pang-export ko. Please, Victor. Sana tanggapin mo yung offer ko. Sabihin mo na akong desperado, wala na akong pakialam. Ayoko lang nakikita na ganun yung anak ko. Mahal na mahal ko si Audrey. Mahal na mahal ko yung anak ko. Sa kanya. Kaya akala ko, siya ang papa ko. Baby, mag-pray ka kay God na sana dumating na siya. Kinausap ko na, pinakiusapan. Jesus, alam ko na kung gusto kong birthday gift. Wala na pong toys. Wala na pong party. Basta po. Please give me my papa. Tuloy na tuloy ka na talaga. Ben, hindi pa ako nakakalis eh. Kumakaya ka, parang sirplano na ako. Hindi ko rin alam eh. Gipit tayo, pero kailangan ba talaga natin maghiwa-hiwalay? Itong ba na to? Yung pambayad sa bangko, di ba kompleto? Sa tingin mo? Ayokong tingin. Hapon na nagbiro sa podikanto, no? Ang hinahanap nito. Miss ka ng anak mo.
Ano pa bang pinagdadalawang isip mo? Pag pinakilala mo ko bilang ama, ibig sabihin, habang buhay na yun. Habang buhay? Ang layo mo naman agad. Eh, paano? Bigla isang araw, mababuhay mo sa anak mo na hindi ako totoo. Basta, bahala na. We will cross the bridge when we get there. Kahit isang taon lang, okay na yun. Wala kang kahit na anong responsibilidad o obligasyon sa aming mag-ina. Kung gusto mo, mag-draft ako ng contract para sa mutual protection natin. Na wala kang habol sa amin, wala kaming habol sa'yo. And that this is all my idea. Mas napanatag ako niyan. So is it a yes? Yes. Oh my God, Victor, maraming salamat. Hindi mo alam ko anong ibig sabihin nito para sa akin bilang ina. Gipit talaga kami ngayon eh. Tsaka paraan na rin to para hindi ako mapalayo sa pamilya ko. Kagabi, pinagkamusan ko yung anak ko. Naalala ko yung nangyari kay Audrey kahapon. Sabi ko kung may ganun mangyari sa anak ko, gusto ko ako yung unang makakarating sa kanya. Gusto ko sa tabi niya ako pag kailangan niya ako. Okay. So, just as partners? Malapit na yung birthday ni Audrey. Ready na ba yung barn? Wow! I am so impressed! Matutuwa nito si Audrey. Naku, mabuti na lang nakatulog si Marcos kesa sa makitang tiyan. Hindi maganda ugaga dun sa ako. Anong kakainin eh? Ang daming pasalubong. Ang dami ka bang benta? Andi, mahal. May trabaho na ako sa flower farm. Flower farm? Oo, gagawa ko ng taka para sa mga flower vases, jars, mga pots, mga pang-export din. Ang maganda kasi doon, ang kikitain ko dito, tsaka sa abroad, pares lang. Hindi na ako malalay sa inyo, di ba? Mahal, 30 mil din yun. 30 mil? Alam mo ata nun. Buti nga, naka-jackpot eh. Tsaka ako lang isa gagawa. Malaking tulong sa atin yun. Tsaka, di ba, makakaginhawa tayo sa mga utang natin. So, paano pala yung trabaho mo? Yung pagtuturo mo? Mahal, nag-resign na ako. Matapin lang ulit. Sabihin na yun eh. Importante yun yung kikitain ko dito. Sa bagay, yung tayo sa kundi ko yung practical. Mahal, narinig mo na ba yung father for Ryan? Ano yun? Bagong DVD? Hindi. Yung kasing kumpara ng kaibigan ko, inupahan siya para maging tatay nung anak ng mayaman na bata. Joke ba yun? Ito yung sinasabi ko. Naku, kalokohan yan. Ang alam kong meron yung wanted perfect mother tsaka bride for rent. Oh, pero pelikula yun, di ba? Alam mo, pakiramdam ko, pinagluloko kayo dyan ng kumpare ng kakilala mo. Walang ganun. O baka dito tatayo yung ulo mo. Anong totoo? Eh, kung totoo man, kawawa naman yung misis tsaka yung girlfriend ng kumpare ng kakilala mo, di ba? Napakatanga nun. Kasi paano kung ma-inlove siya dun sa lalaki? O, tsaka may bata. Masama yun. May masasaktan. Lulukuhin nila yung bata. Alam mo, kung ikaw yon, nako, bantay. Sarado ka sa akin. Tsaka, pag na-inlove ka dun sa babae, mata lang ang walang latay sa'yo. Okay? Tama! Bango na! Okay, baby! Sige na! Magpahinga ka na, ha? At ask ko, sige ko pa yung baon yun ni Marco. Sige na, huwag na ako yung tayo, ha? Bye-bye! Sige. Tulog ka na! Happy birthday! Thank you! Baby, are you enjoying your party? Look ko, ang dami mong friends na dumating. Ang saya, di ba? Mas happy ako kung dumating ang pinag-pray ko. Mommy, do you think Papa will come? Sana. Hello, Carla. Hello, Janine. Andito na kami, kasama ko na. Pero may malaking problema.
Carla? Bakit? Anong problema? Ayan, tingnan mo. Tingnan mo. Please don't tell me ngayon ka pa aatras. Anong aatras? Chill! Tingnan mo. Tingnan mo kung anong problema. Mukha ba yung galing Amerika? Ako yan lang pala yung problema. Don't worry. Na-anticipate ko na yan. Here. Mabilis ka na. Pakabilis, ha? Hinihintay ka na ng anak mo. In fairness sa'yo, Janine, ha? Okay na ba? That's more like it. It's perfect. Papa V, alam mo na kung anong gagawin mo, ha? Good luck. In fairness, ha? Pwedeng uyain. Mag-blush ba? Naka-blush on ako. Saan kayo nakakabili ng blush on na yan? Mabili nga. Nakakaganda, ha? Janine! Mami, saan na ba tayo pupunta? Basta. Okay, careful. Saan na po, Mami? Malapit na. To your left, okay? Ready? Surprise! Wow! Ang ganda! Wow, my pink! Wow, ang ganda ng butterfly! Thank you, Mami! You're welcome! Diba, hindi lang basta isang pony, kundi I got your whole barn! Ganun kita kamahal. Hindi nga lang totoo, baby girl. But this is better than real. Ang ganda kaya. Really? Okay. Did you like it? Yes. Sino pong gumawa? Ang galing-galing naman. Ako. Audrey. Siya si Victor. Siya ang papa mo. Papa? Si mama mo ang sasagot, ha? Bakit si mami? Dahil siya naman ang lahat ng pauso nito, eh. Sige, baby, make a wish na. Wala na akong wish. Nandito na ang wish ko. Boom! Tagumpay! Happy birthday, Audrey! Happy birthday. Ay! Wala ba ang kiss? Magaling ka palang artista. Here's a copy of our agreement. Basahin mong maigi, then ibalik mo sa akin bukas. Seryoso mo naman. Seryoso talaga ako dahil may connection ito sa anak ko. Nandiyan lahat ng do's and don'ts. Kapag may mga hindi ka agree, sabihin mo lang at i-revise natin. Ito ang laman ng kontrata sa loob ng isang taon. Number one, be punctual. Nagigising si Audrey at 8 a.m. at natutulog sa gabi ng 9 p.m.
Please arrive before she wakes up and leave only after she's asleep. Kailangan niyang maniwala na dito ka nakatira at partners tayo sa farm. May commission ka rin sa export sales ng taka products natin. Number two, days off mo Saturday and Sunday. If Audrey demands that you join us on weekends, we'll mean overtime pay. Siyempre, ayoko naman magka-feeling ka na iniisahan ka. Number three, huwag na huwag kang aamin. Ako lang bilang tunay na ina ang may karapatang umamin sa setup natin. Number four, kapag may mga questions siya sa personal mong buhay, refer Audrey to me. Number five, yung sweldo mo will be on the 30th of the month. Or do you want it on the 15th and the 30th? Kahit ano, pares lang yun. Okay, number six. Marami pa ipang sasabihin. Baka pwedeng basahin ko na lang. Kagabi na ako sa biyahe. Kailangan ko na umalis. Just be here before she wakes up, okay? Victor, maraming maraming salamat for making Audrey very, very happy today. Po. Ay, kayo siguro si Sir Victor. Ano? Kanina pa kayo inihintay ni Ma'am. Doon ho. Salamat. Good morning. You're late. Sorry. Sayang naman, hindi mo ako ginising. Maglalaro sana tayo. Ngayon, hindi ka muna aalis, ha? Maglalaro tayo maghapon. Oo ba? Buong araw tayo maglalaro. Gusto mo? The moment the princess began to steer, she sat up and rubbed her eyes. Good night.
Audrey. Ha? Sabi mo good night, Audrey. Anak ng boss ko yun. Kulit, 6 years old. Magabong sumunod sa akin. Pati self mo nga, pinakialaman eh. Ang mga bata yun, lahat alam. Mamatay man? Mm-hmm. Patay ka sa akin ngayon. Hello? Hello. Sino ba ito? Hello, yung Audrey, yung gusto ko makausap. Ako yun. Pwede ba huwag mo pinagloloko? Ibigay mo na lang kay Audrey. Ngayon? Sino ba to? Ilang taong ka na ba? 7 years old. Ha? Sige. Bye-bye. Bakit? Wala. Gusto mo na naman, no? Ikaw, pinapanay-panay mo ako, ha? Hindi kaya. Ano? Wala! Mahal na mahal lang talaga. Ano bang nakaya mo, ha? Wala pa! Magluluto pa nga lang ako eh. Ba't niya niya ka kaaga-aga? Pagluluto kita na masarap na masarap. Ha? Okay na. Mabuti na paayos natin itong sasakyan na ito, no? Isipin mo, pwede natin itong gamitin na pang-deliver ng taka o kaya gawing school service. Buti wala kayong overtime sa farmer. Mahal, linggo ngayon. Araw ng pamilya. Dali ah. Ano na naman yan? Wala. Naisip ko lang kasi parang Dubai ka rin eh. Diba? Bihira na natin yung makasama tatay mo, no? Opo. Mas okay ito kaysa Dubai, diba? Sabado linggo, kasama niyo ako. Sabagay, mas malapit ka sa amin. Saan nga pala yung kumpare ng kakilala mo? Hindi ko pa nakakausap eh. Sandali nga, ba't ba parang ako sisa mo? Wala! Ano ba mahal? Nagtatanong lang ako. Saan po ba tayo pupunta ngayon? Anak, gising ba tayo? Kakain, mamasyal. Di ba gusto mo yun? Opo! Yay! Papa? No. Diba sabi niya sa'yo, kapag nasa work siya, hindi mo siya pwedeng tawagan. Work siya on weekends, diba? Kahit sandali lang, please. I said no. Baby, diba na pag-usapan na natin to? Na huwag mo nang kukulitin si Papa pag nasa work siya. Kasi pag nagka-problema sa work, baka umalis na naman siya. Gusto mo ba yun? Ang tao talaga walang kasiyahan. Dati, nalulungkot ka dahil yung asawa mo mag-OFW.
dahil nagigipit kayo. Ngayon naman na medyo nakakaluwag at may naiipon, pero medyo nagtatrabaho nga lang sa medyo malayo, ayun, nalulungkot ka pa din. O, ewan ko. Ganun yata talaga pag mahal mo, nagiging possessive ka. Aba, bakit? Kinukutuban ka ba? May naman. Lahat naman ng sinasabi niyang detalye, totoo. Tsaka, kilala ko yung asawa ko, yun yung tipong hindi nang bababae. Matinu yun. Alam kong mahal na mahal niya kami ni Marcos. Asusus! Eh, bakit nagkakaganyan ka? Naninibago lang siguro ako. Eh, kasi isipin mo, dati-rati kahit anong oras nandyan siya. Ngayon, parang Sabado at Linggo na lang namin siya nakakasama. Uuwi, madaling araw, aalis. Ay, nako, umagang-umaga. Uwi, at least hindi sa abroad. Alam mo, yung mga selos-selos na yan, ha? Nakakasira yan ang relasyon. Kaya kung ako sa'yo, sundan mo kaya? Sundan? Oo, sundan. Uy, pero huwag kang pahuhuli, ha? Kasi alam mo, yung mga lalaki, ayaw nila nang pinagbibintangan sila, lalo na kapag nagtatrabaho. Oh, eh, huwag na. Away naman pala. Eh, kapag nabuko ka, ano ka ba? Eh, kung hindi naman, di ba, para makampante ka. Kung wala naman, eh di wala.